Katina Into the Land of Dawn. No Connection versus Eruption Squad ang maglalaban. Item set natin dito, same as always, there is going to be someone wearing that mana regeneration item. Yes, tama ka dyan. Pero makikita mo dito, 2B2, autonomy, delayed, agad. Look at the damage na binibigay agad ni Wang Wuhan on the backlines na napilitan mag-back away ang miyembro na No Connection. Pero dito, Kido, naninunog. Sinusulog ng apoy, yung apoy. Apoy sa apoy dito, baby. Mm-hmm. Grabe naman talaga yung zoning na ginagawa ni Kido. Derepolyo, Wang Wuhan na iwan. Kadish ng Taiga. Almost hitting level 2. Nagkataon lang na hindi pa level 2 kung umabot ng level 2. Taiga might have the slightest chance of taking that first blood. Mismo. Pero dito, na-secure na nila dito yung Little Wanderer. At both teams, very good naman. Hindi nila binigay sa isa't isa na double yung Little Wanderer na makukuha. Pero dito, deny again the purple buff for side of No Connection. Sinisimulan na dito ng dalawang miyembro na spata ni Maki, pero hindi na rin naman niya i-co-contest. Okay na rin naman daw yun. Yes, pero right now Taiga wanting the orange buff actually. Nung Kimi natin sinubukan niyang agawin dito. Ganda lang bursting fireball dito, pero will not connect. The stun is there though. Pero Maki bumabata sa may gilid, disengage pa. Pumasok hanggang doon sa orange buff, delikado yung kalagayan niya, pero just to make sure na makakalabas siya. Oh my god, the red buff is still alive, pero retribution will secure the red buff. Taiga might fall down with the snow. Pero bisan araw, nag-connect ka naman dito, delikado yung kalagayan ni Kapitan. Bouncing ball, pero flicker out galing kay X-Patrick. Bisan araw once again, just to make sure na ma-stun ang isa. The snow is there, pero hindi talaga aabutan ng Eruption Squad ang membro ng No Connection. Ang ganda grabe naman ng pagkaagaw doon. Grabe, kanina pa siya dyan ha. Nangaagaw talaga ng hindi kanya. Bad niya. Pero dito sa game natin, plus to plus yan. At securing their own buffs na nga dito, tumataba na paunti-unti dito si Taiga with a feeling spree yan. Mamaya-maya mag-online na yan. Pero wakuhan, Cyclone Ay, nabawin! Yung charge! Bilawian, Baymax! Sabi, ay, wala kang retry. Ako may ulti. Akin na yan. Maximum charge. Makulit ka ha. Ayan, ang matalok na bata nag-connect dito, Abyssal Arrow kay Kapita, pero baliwala, hindi rin naman sila nag-engage into another team fight. Wala pa ako nakikitang rotation, Maring Athena. Ito, yata para natin with the bouncing ball, sinusubukan tumakas, pero bursting fireball sa mukha. No, hindi ka makakagalaw, Abyssal Arrow, try and connect dito, pero hindi niya kukunin ang isang Hylos na may kakunatan talaga. Pero speaking of rotation, nandito na sa top lane tropa nating Eruption Squad, no? Mapipilit ang matras si tropa nating Krami. And 3 seconds left until the turtles respond. Makikita natin dito turtle upper grabs, kinulit lang dito ni Drake Uti Patuti on the middle lane naman. Look at Wahuhan just clear out the minion wave. Taiga na ispatan na dito, pero turtle reset na lang din to, Baymax. Makikita natin, yes. Mm-hmm. Yan, on to the bottom side naman, bakbakan, mamaan ng dalawang players. Engage from sides, turtle now up and is being taken by No Connection, pero disengage muna galing kay Taiga. Hinahabol ni Boss Kapitan, ang ganda ng sanat. Revitalize, been activated. Bursting fireball dito sa may gilid. Taiga might fall down, pero ang yakap ng kalapate. Tatlo yung tinamaan, ubos ang Eruption Squad. Look at pretty Taiga doon sa may gilid natin, Krami, with that double kill. Daniel is being chased away. Hinahabol dito si Taiga, pero the snow is there. Maaring mamatay doon sa sunog natin, pero Krami with the triple kill. Jordy Cutie still trying his best to take down the enemy team, and that is going to be a 4-4. Actually, that was a wipeout. Maring Athena, I think, no? Oo, nabuki lang agad yung Hylos. Pero I love the yung pag-escape sa ni Taiga doon. Nakita mo? Yung galibla na lang, tapos kinukulit talaga siya ni Jordy Cutie. Naunahan lang ng referee para nag-slow. Na-turnaround kill pa. Ang ala ko nga actually mamamatay sa tinamaan ka ng Mountain Sights ng isang Stamos. Nagkakaroon ka ng stacks ng burning sensation. No, kala ko madadali siya nun, pero hindi, nabuhay pa rin. Pero eto, another team fight is happening dito sa may turtle side natin. Bursting fireballs will prevent Maki on running away. Look at that. Maximum charge to secure the Kufra. 5-4 tayo in favor pa rin naman ng No Connection, Maring Athena. Yes, tama ka dyan. Pero makikita mo dito, Wahuhan nag-online na unti-unti dito with the 2-1-1-3-8. Dito, pulahan, otro backlight nga dito ng bottom lane ng No Connection. Okay, nag-charge lang siya dito ng kanya perado. Armor, Patrick, na ispatan. Pero apat na miyembro to
ng Eruption Squad onto the top lane. Abyssal Arrow hindi nag-co-connect. So hindi sila makapag-set up agad-agad dito, Baymax. Yes, yun yung inaantay lang din talaga ng ano eh, no connection dito. Is yung may tamaan ng Abyssal Arrow na medyo solo yung tatamaan para secure kill talaga. No, nagdadalawang isip kasi silang pumasok when it comes sa team fight, no, because of the Valor talaga. Searing Flames tapos yung Bursting Fireball niya talaga. Mm-hmm. Malaking bagay. Okay, two members dito na no connection. Op, Kapitan, slide in, slide out lang dito. Sinisimula na naman yung Tiger dito. Ang turtle natin, ha? Baymax, ha? Na-ispatan na naman dito ng Kapitan. With Daniel, may gagawin ba sila dito? Bursting Fireball. The Retribution, magko-connect. Abyssal Arrow? Nila yon. Abyssal Arrow, nag-connect. Pero dalawang support or top dito na Eruption Squad nakaprotect sa Kiwi nila. Hindi mo lalapitan. May bodyguard. May bouncer yan. Tama ka dyan, may bodyguard yan. Pero eto na nga, back onto the middle lanes tayo. Bumabatak na si Maki sa may tatamaan ba? Tinamaan. So disengage coming from no connection na lang una. Pero maximum charge is spammed by the Kimi. Ayun yung kinagandahan talaga sa isang Kimi. No mana ka. So as much as possible, gamitin mo nang gamitin yung maximum charge mo. Pero right now, they are going onto the bottom lane, I think. Ah, hindi. Nag-invade sila ng ano. They're wanting the orange buff. Sandwich Metal, Baymax. Naiiwan dito si Kido sa bot lane natin. Mawawalan pa ng Firaga Armor. Kaya binigay na lang dirman yung outer turret nila sa may bottom lane. Eruption Squad has the upper hands when it comes on turret takedowns. Patrick, nakita dito na kinukuha yung orange buff nila pero wala silang magawa. Doon nakuha na, no? Nakuha na ni Taiga yung orange buff sa kabila. Another team fight sa happening on the bottom lane. Ricardo ngayon yung ating sit falling down on the maximum charge. Walang nagawa yung ating X-Boy kasi immortality pa nga yung kanyang first item. Makikita naman natin dito, Taiga together with Maki spotting the members of Eruption Squad. Yung rotation nila dito, you know, mid, bot, top, tapos balik, jungle invade sila dito. Pero dito, off to the top lane, Drake, Yuki, Patuti versus Krami, Uranus, Esmeralda. Ito yung 1v1 na gusto kong makikita talaga eh. Mm-hmm. Diba kung sino magtatagumpay, pero focus tayo lang dito sa tore, si Krami. Hindi niya na pinansin yung Esme, habi. Ay, basic attack na lang pala yung Torin. Torin na lang ako, tapos mamba out na rin tayo. Ayan, papansin po, chum, ano talaga. Sabi, papansin ka raw masyado, pero dito ha. Ay, makarena na daw para kay Taiga, pero dito kapitan. Oh my God, insanity? Sinapag, love insanity. Oh my gosh, Baymax dito nagkapag. Oh no, hindi na pasok dito, pero no connection. Oh my God, hindi na pasok. Jody Cutie will try to run away, pero inhabol. Taiga mga lang, pinahabol yung Valor natin as well. Tignan mo yung damage nung agad ni paring Taiga transforming once again into the tao mode. Bumalik siya sa natural ng itsura, no? Yes. Para makapag-mamba out ng mabilisan. Pero hindi rin nila basta-basta mapit na stunting natin, no? Palapit pa lang siya, binabaril na siya ng popcorn. Pero into this skin, binabato ng yellow, Baymax. Binabato ng signatures na yellow. Isang bloke, no? Tiging isang bloke yan. Ma-slow ka dyan, bahala ka buhay mo. I-ice-cube sa ating sa trash na yellow yung binagano ng kingin natin dito. Kaya masakit-sakit na siya dito. Pero look at that. Esmeralda trying to clear up onto the top lane of their turrets. Pero hindi rin naman. Makikita mo, apat na miyembro. Sinesecure nila dito. Protecting the Kimi. Pero Maki kumukulit dito. Oh! What a nice thing! Katalist man! Ninormal, Baymax! Ninormal! Grabe naman! Ang tindi ng ano? Nang stealing powers dito ni Maki, iba talaga, no, the talisman of the Kupra securing the red buff for himself, taking it away from the Kimi. Grabe, maganda yung ginawa doon ng Kupra natin. Oh, another damage has been removed on the hands of Kimi. Grabe. Hindi ko rin expect yun. Si Maki nagdanakan. Maki ba? Oh! Pero dito, blue spot ba yung nilatag agad, pang disengage lang dito ng side ng Eruption Squad. Ramdam, main pressure sa tatlong linya ng Eruption Squad. Ayan na. Oh my gosh, kung ikaw matinde. Yan, baka yan na, matitilt ako. Ayan, pero item check na lang din muna tayo habang wala pa masyado rin. I think, hindi pala, meron pa na nagaganap dito. Maki might fall down with the falling star moon. Oh! Great QT taking down Maki. That is a 1-for-9 exchange in favor of Eruption Squad. Whilst on the bottom lane naman, pagtapos mambura out ng Uranus sa top lane, ay dito naman ako sa bot lane. So, dito naman ako kukuha ng turret. Ayan, pero eto, Dricado yung kalagayan ni Taiga na face check ni paring kapitan. Still on the go. Look at the free hit ng ating Kimi doon sa midcuran. Pero pumasok din yung Uranus natin. Abyssal Arrow will connect, pero Purify is deactivated. That's sanity. Galing sa X-Borg, agang loob ng turret.
hindi tatantanan. Tiger once again on the go with the basic attacks. Delikado yung ating expert dito, dami immortality. Ay, wala nang immortality. Pero Tiger with the three hits, basic attacks, Lowe's is the transforming into the human form. Ayan, ayoko na ng tawag. Tiger still on the go, delikado yung kalagayan, pero wolf form na naman palabas ng base ng Eruption Squad. 442 exchange. Although napaprotect nila, hindi na pesitos dito si Kapitan Wang Wuhan. Apat naman lagi. Kamuntigan lagi nawawipe out dito ang Eruption Squad. This is not looking good with the 6k gold lead in favor of No Connection with the death top 13 to 8. Lamang na lamang dito ang No Connection Baymax eh. And right now, item check naman din tayo, Mari Athena. Compare natin yung dalawang core heroes dito, the Roger and the Kimi. Kimi going for the third core item, actually second, pero sabihin na natin third because of the Raptor's Machete. Whereas, pang-apat na halos yung bubuin dito ni paring Taiga. Malaki yung pinagkaiba ng dalawang core items natin, core heroes dito based on their items. Lamang na lamang yung ating Roger. Yes, makikita natin dito, hindi naging morning yung lobo natin dito. Ay, naging werewolf talaga. Kahit na nagiging nagtatransform ulit siya sa pagkatao, pag nangungulit siya sa tigtetras na yelo nung kami natin. Oo. Kala binabato, nilalagay sa cooler yung binabatong yelo, Baymax. Ikaw, kahit pusa naman kasi, kahit naman ano eh, siguro werewolf, tiger, wolf, lahat na. Pag binato mo ng tigtetras na yelo, aatras pag tamaan eh. Diba? Eh, ang mga wolf kasi, or sanay sa malamig na klima, Baymax, ayos lang sa kanya, pabor pa sa kanya, pero look at Naki, Naki up, Kapitan, yung respawn mo nila, at Naki, pumasok, even under the first, oh my god, Kapitan, nasunog, Taiga still on the go, inahabol ang ganda ng turret, pero ang ganda na searing flames dito, bugaw pala, walang minion sa may minion, topside naman tayo, maraming minion, may dalawa pang catapult, No Connection might try to take this. I might want to take the inhibitor right on the top lane. Another team fight is happening doon sa loob ng pinaka-base. Esmeralda might fall down dito against the Uranus. Falling Simon will hit dalawa. Pero hindi siya magtatagal sa kamay ni paring Taiga. Monster kill si paring Krami taking down Esme. Taiga still on the go with the free hit dito. Papasukin ang ganloob ng base si paring Taiga. Oh, nag-grabe naman. Wipe out pa. No Connection. Oh.